Think related sa may sales and marketing, dapat kabisado mo ito. Mapapansin yung video nila, puro ito lang. Napansin niyo ba? Puro features lang. Hmm. May features. Yung townhouse, floor area, square area, lot area, two bedroom, sa CR, di ba? Kasi guys, pag nag-present tayo, yung upang nag-inquire yung client, guys, malamang nag-inquire sila, kasi nag-store, yung may benefit kasi sila na ano eh, meron kasi sila specific, yung benefit kasi personalize eh. Probably may nakalit na pwede for occupancy, tapos nalit ang lugar, tapos nakita niya at mukha niya nag-inquire, di ba? Pero ang tamang presentation, guys, una muna features, tapos advantage, di ba? Tapos yung benefits. Yung benefits, guys, hindi mo siya makakuha pag hindi mo tinawagan yung kliyente, hindi mo siya tinanap, di ba? So, yun yung tamang presentation, guys, sample lang sa kanila, wala silang advantage sa benefit. Lagi na binabumper nila sa rin ng features yung client. Kaya, nalitaw lang yung reminders, guys, pag nag-follow up na kayo. Kasi dapat as a sales practitioner, dapat nag-take note ka eh. Kung ano yung ulit pinag-usapan eh. Maka-apply din natin sa video. Ibig sabihin guys ng reminder, ito yung subscribe. Kapansin yung magandang, ito na nadali niya to eh. Pinalala niya yung like, share, subscribe. Yan, subscribe. Kapapansin niyo guys sa YouTuber, ito agad sinang binabugin muna to. Pwede mo kayo inulit sa uli ha. So dapat guys, pag gagawa kayo ng video, para pare-pareho tayo, kaya ko na siya sa'yo. Una, pag nagawa kayo ng video guys, umisa pa lang, may bago kayo mag-start, ipanggitin nyo na to. Guys, like nyo naman, share, or subscribe. Gusto nyo tulungan yung video namin. Tapos, features, then yung advantage, ano po ba advantage? Ano yung advantage? Ibig sabihin, advantage ng property sa mga competitor niya. Ayun ang kagandaan po sa atin, hindi kasi tayo in-house eh. Alam natin yung advantage na yung dito, compared dito. Kaya hawak din natin yung magkakalaban dun eh. Diba? So yung ginawa ko gumagawa ng video, pinapakita ko yung advantage niya. Example, yung focus project ko sa Pibiliatorium. Advantage siya, ready for occupancy. Sa lahat ng Santa Rosa project, siya lang ang may ready for occupancy. Pagkada yan. Example, yung Daraya Park. Di ba yung Daraya Park? Yung Araya Park naman, ang advantage niya, compare sa mga competitor niya, eh, meron siyang rental payment shield. So, dapat ina-emphasis mo yung advantage. Example, meron pa doon isa, yung next stage siya, 2 million selling. Tapos, yung lugar hindi pa nalalande pa. Pero, ang advantage nun, private subdivision kasi siya. Pag sinabing doon mo na nakara sa Laoya, eh, sabi niya, elitista ka, mayaman ka. Yun yung mentality at perception namin. So, dapat guys, alamin mo yung advantage ng property. Kasi sila, kapag pinakulit yung video nila, hindi nila nababanggit yung advantage. Yung benefits naman, personalized to, dapat panggilin mo kung sino yung makaka-benefit ng property. Example, sa lugar namin, ang Muslim buyer namin yung katrabaho sa Manila Business Park, Laguna Techno Park, di ba? Mga negosyante sa Laguna kasi yung parang proud kasi yung ano eh, balibato eh. So mostly mga negosyante yan doon. So dapat guys, ito. Dapat pagkakasunod po yan, hindi mo siya pwedeng rambulin. Dapat reminders muna, features, advantage, benefit. Ito mga yan guys, sa consultative selling yan. Kasi hindi tayo push selling eh. Diba, push selling kasi tayo, sa most likely, may napakita natin na consultative seller tayo. So, dapat pag gumawa ng video, dapat yun ito. Reminders, features, and pati yung benefits. Tapos ito guys, ads on ng top pros and cons. Kasi people, they want honest review eh. Ito, di ba? Pansin, yung isa LM, naiisang manot ng mga beauty product. Yung mga kapatid ko, babae kasi kapatid ko eh. Ano kasi? Ang napansin ko, siyempre napapatingin ako eh. Napansin ko, ang tinitingnan nila yung review ng perception ng ibang tao dun sa kasi baka masisira yung mukha mo. Nalagits pa yung logic eh. Bakit pinapalad nito yung ibang ano lang? Para pare-pareho lang naman yung lipstick ah, sabi ko. Para lang sa akin, nalagis siya ako. Para pareho lang naman mo lang. Tapos may ganun pala kasi baka daw yung kakit daw yun. So ito guys, ang magandaan sa akin guys, maraming kasi tayong project. Malakas ang loob natin mag-pros and cons.
Pero natutunan ko, yun, alam ko yung naging speaker niya sa inyong mag-vlog, yung speaker ng about video. Sinabi niya, hindi ko lang nasabi ko rin, na dapat mas marami ang course mo sa course. Nakakarawa niya ba? Kunwari, ang once mo, tatlo, dapat mag-overtake ng, dapat makalima ka. Kasi pag mas marami ang punch mo, yung video mo parang nang baba sila. Di ba, parang binabas mo na yung product. Sama ka pala ng developer may insight. Yung punch ko guys, sinang sinasabi ko sa mga punch ko, hindi ko pa masyado, ang problem ko dito, ano eh, dapat nagsilang eh, hindi ko na siya masingit. Ang ina-workout ko yung process ko, na parang paano ko siya masisingit na hindi abot ng 20 minutes, di ba? 30 minutes na video. Ang sa Santa Rosa kasi, which is, kahit makita ng mga developer, sipi ko nang nagbo-bottleneck talaga doon. Yun ang totoo naman talaga yun eh, di ba? Yun yung boss, yung tipong, kaysa malalaman rin naman nila pag kumira nila dito, di ba? Wait, bakit hindi ko pwedeng sabihin na bottleneck dito? Ang bottleneck lang naman, kapag ano, pag take hours, sa video kita sa kato, pag nakita ng developer man, uy, kinons mo, hindi, naglagay naman ako ng process. Yun. So, kita guys, pag kumalay ng video, dito, igay ko na rin siya. Hindi ba yung pros mo medyo kasama na sa advantages mo? Okay. Yes, kasama na rin siya. Ang ginagawa ko, hinahilay ko na lang. Hindi natatlat ko na lang. Kasama na rin. Kasi di ba, always reminders eh. Dapat sa sales kasama ang reminders. Dinulit mo lang eh. So yun. Kasi ang taro sa tatlo na lang na lang eh. For example, flag pros din sa amin. Yung mga site doon. So pinapakita ko yung pros ko sa hindi ko sa meron. Inabangin ko talaga na medyo milihin kong tubig doon. Tapos kiniklear ko siya, kasi baka isipin ko, binapaisip na hanggang dito. Ito, hanggang dito na po yan. Diba? So, yun lang guys, yun lang yung share ko. Papakita ko sa ibang, ano, ibang, sa ibang broker, kung ano yung masasabi nila dito, para pare-pareho tayo. Tapos pwede tayo magpalitan ng video. Diba? Yun lang guys, sana, matake ko na. Okay? Natuwa? Inote ko ha? Kasi hindi ko talaga lalagay sa kanya. Gusto ko matutunan ko. Tinin mo sir yung real estate business skills rin lang. Real estate. Business skills. Pero huwag niyo muna ngayon niya masyadong advance yung sa akin guys. Baka pa-discourage kayo. Ayun na, yung video ko. Yan yung tatlo. Grabe, 69 videos oh! Pero kakapos ko lang ngayon lang, ngayon week. Hello guys, this is Bro Rado Ballesteros from the Real Estate Business. Ang problem ko dyan, hindi ko masingit yung process ko. Nagawa ko siya, pero pinupinutol ko na. Sa ating first episode ng property and financing. And ang pag-usapan ko lang, yung review natin kayo dito kung the Araya Park. Dito sa may Santa Rosa, Laguna. So, at the top is very excited ako kayo. Sa mga private subdivision na nag-o-offer. Eh ma'am, pwede niyong share yan kasi hindi nang bigay naman. Ito lang guys, private subdivision kung saan offer sila guys, meron sila owner partner. And sila lang yung tayo sa isang nag-o-offer ng rental payment scheme, di ba? So, marami sila lang yung rental. Ito lang yung news mo na doon. Before we start guys, before we start the video, I want you to know that we're a marketing firm of over 170 developers. Yes, you hear it right. So 170 developers po ang credited over marketing firm po kami na. So that's why nalakas ang loob namin. Ang dami din naman maliit dyan eh. Inanong ko na lang, pinos ko na lang. Ayun, mapakita kayong mali ko guys. So, ayun. Dito na naman sa area. So, malalaman yung process ito sa property. So, why not? Ngayon pala, sige na namin. Kasi baka yung maligaw mo. So, that's why you want this to be a property. Mali ko dyan, ang tagal ko magsabi ng salita, ng intro. Matagal ako magsalita ng intro. From now, guys,
So ako hindi ako receiving guys. So ako over na. Ayan, in-uplift ko yung sino magpo-post niyan. Paliban sa akin. Laguna, Cavite, yung buong metro Manila guys. Versa Bulacan sa Pampanga. So in-uplift ko yung maraming ganyan natin kayo. Hindi ko lang masyadong pinapakit sa driven kasi baka ma-discourage yung mga newbies eh. Na ito yata yung papagawa sa amin ni Sir Mal, ayaw naman rin, di ba? Parang suicidal lang tayo. Sobrang hirap na. Hindi, pero parang ito kasi parang ano ito yung kailangan yung details mission nyo nung maralang. Kung hindi, always parang adsan kasi ito kasi medyo tagal. Medyo ano nga siya eh. Ano na to eh? Ang mali ko dyan sobrang tagal. Kailangan magawa mo ng paraan. Na sakto lang yung sinasabi ko, di ba? Ang isang plano ko kasi, eto kasi malakas kayo sa Facebook ka. Okay na lang yun ka. Okay. Sabi ako rin kasi ano mga kapatid ko, napansin nila, kuya parang tagal mo mag-intro. Okay. Meron kasi akong inaano eh. Kaya nga kanina, pinakilala ko na sa inyo, PowerPoint, everything. So, basically, PowerPoint presentation. Okay? Na at least na feature 5 projects. Okay? 5 projects. Featuring 5 projects. Ah, parang ano naman yun, sir? Parang comparison. Ayun ba yung... Actually, hindi siya comparison. No? Just selling 5 projects na i-feature mo. Di ba yun yung mga top na gano'n? Oo, top 5. Kaya today, ito yung top 5 ko. Presenting 5, featuring 5 projects.